Yes, good day mga ka-birds. So ngayon po naman ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ko i-activate itong aking account, no? Itong aking account, paano ko i-activate yung COD. So napakahalaga po ng COD kasi malaki po yung halimbawa ko, marami akong canceled na mga transactions. Not because walang kapasidad yung mga client magbayad, but because napakalaking convenience kapag COD yung gagamitin. Okay? So hindi na pupunta sa mga payment centers. Yung iba kasi wala naman mga online facilities. So mayroon lang silang mga account. So alam naman natin yan, sa panahon ngayon, lalo ngayon yung pandemic, mahirap pumila sa mga payment centers na napaka-accessible sa mga tao. Yung iba naman, malayo talaga yung lugar sa mga payment centers. So ngayon, COD is malaki yung magiging impact niyan para magkaroon tayo ng mas maraming sales. So yun ang gagawin ko ngayon, paano mag-activate ng COD. So isa sa mga napanood ko na tutorial, hindi ko siya makita doon sa aking platform ng sa website, sa laptop or sa desktop na version. So dito sa may mobile application nakita ko siya, no. Pero isa sa mga sabi doon sa isang tutorial na ako pinanood, dapat magkakaroon ka muna ng 10 product na ipo-post. Ako, nagkaroon ako ng 15 product na pinost, hindi ko siya makita doon sa tutorial na pinakita ng pinanood ko. So ngayon, eto ngayon, nung nag-search ako, nung nag-explore ako sa akin pong mobile application, nakita ko na po yung COD. Okay, so, okay, tuloy na tayo, ang gagawin natin, buksan muna natin yung Shopee. Pero dati wala to, pero ngayon nagkaroon na siya. Okay. Punta lamang tayo sa ating store, sa ating my shop. So, click ko lang po dito sa baba. Oops, maling napindot. Okay, back muna natin. So, click ko lamang po itong me. Yan, yung me na yan. Tapos, click po natin itong my shop. Ayan. So, click natin yung my shop na yan. Makakapas na ako ngayon doon sa aking store. Oh. May isa akong order to ship. May pumasok na siyang order. May to ship ako. Kasi ship ko lang kanina. Tapos, pupunta naman po tayo sa my shipping. Ito po. Ayan. Pag i-click mo yung my shipping, ayan, lalabas po dyan yung pick-up address. Ayan yung pick-up address ko. Kung saan pinaka-pick-up po yung aking mga item. Tapos, i-click mo lamang to. Tabi ng JNT Express. Okay, so itong aking gagawin is, wala naman akong ibang mga shipping company na partner maliban sa JNT Express. So hindi ko alam kung anong proseso sa ibang company. Limbawa yung mga Ninja Bambayon. So, eto. Click mo lang yan. Itong I or information. Phone ako, nag-glowbot pa. Okay lang yan. 20% pa. Okay, so click mo lang yan. Pag i-click mo yan, ayan, lalabas na yung Shopee Supported Logistics. So, ang partner lang naman ng Shopee dito sa area namin is sa GNT. Ngayon, may nakalagay dyan na COD. Enable COD. Yan, yan. Tapos, meron dito button na slider. Ayan, may slider dyan, Ayan, Mai-slide mo lang siya. Pa-left, pa-right para ma-activate. So, i-click ko siya ngayon para ma-enable yung COD. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. So, inano ko lang para ma-share ko to sa inyo. So, hindi ko alam kung ano mangyayari after nito. Pero i-activate ko lang. Click ko lang to ngayon. Ayun. Hindi ko alam kung anong... Kasi wala pang COD yung kung marami yung cancel ngayon. I-activate ko na yung COD. Ngayon, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari nito sa mga products. So, i-share ko sa inyo sa pamamagitan ng ibang tutorial kung activated na yung COD sa aking mga products. Okay? So, ngayon, activated na, enable COD na. Naka-enable COD na. Kasi last 12 na mamatay yung cellphone ko kaya nalabas yung ganung mga yung ganung notification. Naka-enable na yung COD. Ngayon, lalabas na ako. Ayan. Naka-enable na ba? Oh, enable na yung COD ko. Si-save ko na yung settings.
Ayun, ang sabi dito, please go to each product to enable newly selected shipping options. So ito may mag-pop up pagkatapos. So, ibig sabihin no, iisa-isahin natin yung product na yun kung asan doon yung pwede mong i-COD. Okay? So pupuntahan yung mga products. Puntahan natin yung mga products. Halimbawa itong Flavorade. Subukan ko ang i-edit. Tapos, saan ba yung shipping options? Wala naman eh. Oh, price. Best before. Wala dito. Baka nasa ano. Stock. Baguhin ko na lang itong stock. Kunwari, gawin ko itong 5. Ayan. Shipping. Ito may shipping. Pre-order. Check ko nga sa shipping. Wala din eh, oh. Wala. Baka nasa computer. Check ko mamaya sa computer. Oh. Pre-order, condition new. Wala akong makita. Variation, stock, best before. Category, wala. Oh, i-update ko muna. Okay. Check natin yung iba. Ito. More, boost, delete, edit, stock, variations, shipping, wala oh. Wala dito. Okay, so gayang sinabi ko sa iyo, first time ko itong ginawa. Ngayon, pupuntahan ko ngayon sa computer. Baka mayroon doon sa computer. Okay, so refresh muna natin. Kasi enable na yung COD ko eh. Oh, sa may shipping. COD. Ayan, oh, enable na eh. Ngayon, titignan natin. Sabi kasi, titignan yung mga product. Oh, pumunta ako sa products ko. Tapos, oh, sana ako mag-update dito. Kung i-edit ko to, okay, baba tayo. Yan, ganda ng mga ratings. Pag i-edit ko tong isa, tapos category, ito naman yung mga ano eh, kung anong category ng ano. Brand, best before, price, stock, variations, wala namang variations, wholesale, shipping fee. Wala. O, pag shipping fee, pag check yung shipping fee, wala oh. Serious lang. Ngayon, pupuntahan natin ngayon doon ako mag-i-edit sa computer. Check ko kung ano yung mangyayari. Okay, punta lang ako sa computer ha. Saglit lang. Okay, bye-bye muna. Okay, so ayun. Nag-login na ako sa aking seller center. Yung mga tropa, yung hinihintay natin kanina. So, pumunta ako ngayon sa seller center natin. Yung sinasabi dito kanina sa ating application na puntahan yung mga products na i-activate natin sa ating COD. So, may orders. Subukan kong hanapin yon. Ito, ano talaga to? Ah, hindi may orders. May products. Ayan, may products. Tapos, pupuntahan natin yung talaga kunwari. Itong isa. Ayan. Tapos, baka dito sa shipping. Wala eh. Shipping, wait. Others, pre-order, no. Get yours. Wala dito yung ano eh. Wala dito yung option talaga eh. Wala eh. Kahit din natin ibang product, discard lang, wala akong ginawa dyan. Ito may sold out na ako. Ito, ang barrels dark, subukan natin to. Pababa tayo, wala eh, hindi ko ano kung ano eh. Wala akong makita,
wala akong makita sa settings. Discard lang natin to. May product suspended. Shipment. Baka shipment. Shipping settings. Ito dito, COD enabled na. Oh. Ito pala yung COD enabled eh. Hindi ko ito nakita kanina. Ang iba nga mga ano. Ito pala dito. Pero nung binabusan ko ito, wala kasi dito eh. Wala dito eh. Ayan, enabled din COD. Nung nag-check ako dito, wala dito yung ano, enabled COD. Enable COD dito. Pero ngayon, na-enable na siya. Okay, so ngayon, pupuntahan ko ngayon yung product. Wala eh. Sa shipment settings. Day to ship. I-edit natin to. Wala oh. Day to ship lang to eh. Kung gano'n makabilis may si-ship yun. Marketing. Return. Refund. Cancellation. Wala eh. Okay, basic settings. May addresses. Wala din dyan yan. Okay, ito lang gagawin ko. Ito lang gagawin ko. Magbubukas ako ng isang Shopee. Isang Shopee account yung bubuksan ko. Shopee. Tapos, iche-check ko kung... Ito. Check na lang natin kung ano. Baka kasi activated na dun sa product. Ito, big time. Big time, ito yon. Sinrush ko na lang siya. Tapos, susubukan kunwari natin mag-order. Order tayo kahit ano. Kahit ano order natin. Ito kunwari, ube. Ito, at least ito, kung kailangan magkabayar, mag 55 lang. Ibabay now ko na to. Buy now. Item added to the shipping cart. Okay. Check out ko na siya. Ito, nasa cart ko na rin to eh, yung mga to. Check out na natin siya. Kasi tinetest-test ko yung ano ko. Check out. Ayun! Payment method, automatic na pala siya na ilalagay. O, ayan no, cash on delivery. Pwede ko na siya i-click cash on delivery. Ayan. So, akin din kasi yan eh. Account ko rin yan eh. So, ayan no. Cash on delivery, mayroon na. Okay, shipping total 82. Cash and delivery na, ayan. Pag i-wallet, pwede dito, debit card, credit card, cash on delivery, ayan. Tapos ipi-place ko na ngayon yung order ko. Ayan, meron akong, ayun, so hindi na kailangan pala mamili, gaya ng sinabi kanya, hindi natin kailangan mamili kasi automatic na siya na-update. Wala na akong ginagawa eh, wala akong ginagawang every ano, mag-ano pa ako isa-isa, wala namang ganun eh. So, ang ginawa ko na lang is, yun lang, inactivate ko lang, tapos automatic na, nasa ano ko na ngayon, nasa system na, ayan, yung mga sample, wala, yun, wala na kayong, ewan ko kung ganyan yung mangyayari sa inyo, pero sa akin, walang mangyayaring ganun, okay. walang naging problema, so sa akin, lumabas eh, automatic agad, okay na yung ibang mga ano, ayan, so, ayan, pasensya na kayo sa ganitong tutorial ha. Hindi ito totally tutorial, no? So ito sharing lamang ng aking experience sa Shopee. Kasi ngayon ko pa lamang na-activate yung aking COD. Ayan, so congratulations sa mga nag set up ng kanilang Shopee store. Worth it po, no? Hindi ganun ka laki yung gagawin mong trabaho, pero maganda po yung nagiging basis experience ko, no? Sa aking isang buwan na pag-Shopee, naging maganda yung kinalabasan. Okay, so just post product pag may bumili, go. Okay, so kung wala ka pang product, maghanap ka ng product sa ibang tao, sabihin mo, ibebenta ko yan, pahiram ako, pipicturan ko, pag may nag-order, kunin mo sa kanya, bilhin mo sa kanya, bayaran mo, ship mo, hindi mo kailangan umalis ng bahay kasi yung JNT na mismo pupunta dito sa bahay nyo. Okay, so thank you so much sa panonood ninyo. Baliw-baliw ako sa ginagawa ko dito. Okay? So, yun lang sa ngayon. At God bless everyone. Sarado ko na tong mga to. Okay, thank you so much sa panonood and God bless everyone. Bye-bye.